Bicycle Tree. Ang Bicycle Tree na ito ay matatagpuan sa Vashon, Washington, USA. Nagkalat sa mga social media ang viral Bicycle Tree na ito at sari-saring mga kwento ang kumakalat kung paano nga bang parang nilamon ng puno ang isang bisikleta. Ang sabi ng iba, ito daw ay iniwan ng isang sundalo sa puno noong taong 1914 upang lumaban sa gera at hindi na nabalikan pa ang kanyang bisikleta. Pero ang kwento na ito ay pawang gawa-gawa lamang. Ang katotohanan, ang bike na ito ay pagmamay-ari ng isang batang lalaki noong taong 1915 na si Don Puz. Ang Bicycle Tree na ito ay naging isang minor tourist attraction. Noong mga panahong iyon ay nasunog ang bahay ni Don Puz na dahilan ng pagkamatay ng kanyang tatay. Maraming nakabalita sa trahedyang ito na sinapit ng pamilya ni Don Puz. Kaya naman maraming mga donasyon na pinabot sa kanilang pamilya. Kagaya ng mga damit, pagkain, finansyal at mga laruan. Kasama nga sa donasyon ang bike na ito, ngunit hindi ito nagustuhan ni Don Puz dahil bukod sa medyo luma na ito, ay medyo malaki ang bike na hindi akma sa kanyang edad noong mga panahong iyon. Isang araw ay nagkayayahan na maglaro sa mga punong kahoy si Don Puz at kanyang mga kaibigan. At pagkatapos nilang maglaro ay sadyang iniwan na ni Don Puz ang kanyang bisikleta sa tabi ng isang punong kahoy. At mula noon ay hindi na binalikan pa. Pagkalipas ng maraming taon, ay napagpasyahan ni Don Puz at kanyang ina na maglakad-lakad muna sa mga kakahuyan. Na ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay, at sa kanilang paglalakad ay kinagulat ng dalawa nang may makita silang bike na parang nilamon ng isang punong kahoy. At walang pag-aalinlangan na kinilala ni Don Puz ang kanyang bisikleta. Sa katunayan, ang sabi ni Don Puz, ang original daw na kulay ng bisikletang ito ay pula. At mula nga noon ay marami ng turista ang dumadayo upang makapagpa-picture sa Bicycle Tree na ito. Floating Forest. Para sa lahat ng mga taong mahilig na makakita ng mga naabandonadong bagay, ay tiyak na magugustuhan ninyo ang ganda ng floating forest na ito. Ito ay matatagpuan sa Homebush Bay sa Sydney, Australia. Dito mo makikita ang maraming nakalutang na barko na ginamit pa noong 20th century. At tuluyan na nga itong inabandona sa Homebush Bay sa Sydney, Australia. Ang isa sa mga inabandonang barko ay ang SS Airfield na tiyak na hangaka dahil sa mga nakapalibot dito mga luntiang floras na parabang kinain na ng kalikasan. Ang SS Airfield ay nagsilbing isang collier na 60 miler run sa pagitan ng Newcastle at Sydney at ihatid ang mga supply sa mga tropang Amerikano sa Pacific Ocean. Ang lumang barko na ito ay dinala pabalik sa Homebush Bay noong taong 1972 upang ayusin. Ngunit ang operasyon ay tuluyang tumigil na. Ang Homebush Bay ay nagsilbing bakuran ng barko noong inabanto na ito. Ang SS Airfield kasama ang marami pang ibang barko ay ginamit noong World War II. At pagkatapos ng digmaan ay iniwan na lang doon at tuluyan na ang binawi ng kalikasan. Isa ito sa tinuturing na tourist attraction sa Sydney, Australia. At marami na ang turista ang dumarayo dito dahil sa kaakit-akit nitong magandang tanawin. New World Mall sa Bangkok, Thailand. Ang kinundina at inabandonadong New World Mall na ito ay matatagpuan sa Banglam Phu ng Bangkok, Thailand. Ito ay tinayo noong 1980, ngunit ang New World Mall na ito ay nagbukas lamang sa loob ng 15 taon. At napagpasyahan ng gobyerno ng Bangkok na isara ito para sa ikabubuti ng lahat ng residente doon. Maraming dahilan kung bakit sinara at tuluyan na ngang inabandona ang mall na ito. Isa na riyan ang misfortune, sunog, pagbagsak ng mga dingding na dahilan ng pagkasawi ng maraming tao. At ang hindi autorisadong paglalagay ng itaas na palapag.
ang pagdagdag nila ng palapag ng mall na ito ay kinagalit ng mga lokal ng Bangkok dahil nahigitan nito ang taas ng Grand Palace na tinuturing na makasaysayang gusali sa Bangkok, Thailand. Dahil sa hindi magandang arkitektura ng mall na ito at irresponsableng gawain sa demolisyon, nagkaroon ng pagbagsak sa mall noong taong 2005 na nagresulta sa pagkamatay ng mga kalapit na vendor. At dahil maraming namatay noong mga panahong iyon, ay tinigil ang pagdemolis sa mall na ito at tuluyan na ngang inabandona. At dahil iniwan na walang bubong ang mall na ito, ay naipon na naipon ang mga tubig ulan na meron ng tinatayang 500 metro ang lalim. At nagmistulang parang naging fish pond sa ground floor na dahilan ng pagrami ng mga lamok. Upang kahit papano ay mabawasan ang mga lamok, naisipan ng mga vendors na maglagay ng mga isda sa mall na ito. Dumami na ang bilang sa paglipas ng taon. Tinatayong merong 3,000 koi fish, mango fish, striped catfish at iba't ibang uri ng mga isda na hindi pangkaraniwang habitat na ito. Taong 2015 nung nag-viral ang kwento ng inabandonang fish mall na ito at nagresulta ng malaking pansin sa publiko dahil sa isyu ng kaligtasan. Kaya nagdesisyon ang lokal ng Bangkok na tanggalin ang mga isda sa mall na ito gamit ang mga lambat upang i-drain ang tubig sa ground floor ng mall. Gokey Island. Ang Gokey Island na ito ay isang abandoned fishing village in China. Sa bukana ng Yongche River matatagpuan ang isa sa kamanghamanghang halimbawa ng inang kalikasan na muling kumuha kung ano ang sa kanya. Sa isla ng Gokey, ang isla na ito ay isa lang sa 394 na isla na bumubuo sa kumpol na kilala bilang Chongsi. Dito nga sa Gokey Island matatagpuan ang inabandonadong Hotuan Village na talagang nakakamanghang tignan dahil tila bang isang napakagandang berding paraiso. Ang nayon na ito ay dating isang maunlad na pangisdaan hanggang sa ang maliit na bay ay hindi na kayang masuportahan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga fishing boat. Sa ilang dekada lamang, ang nayon ay naging isang abandonadong paraiso na may berding ivy na tuluyang lumamon sa bawat tahanang nandirito. Kalahating century na ang nakakalipas, ang industriya ng pangingisda sa lugar na ito ay nagsimulang bumagsak. Kaya ang gobyerno ay nagbukas ng ibang alternatibong negosyo tulad ng shipbuilding and repair, light industry, service industry at turismo na pinalitan ang pangingisda bilang pangunahing pinagkakakitaan sa Gokey Island. Dahil sa pagbagsak ng fishing industry, sa isla na ito ay umalis sa nayon ang mga mangingisda at tuluyan na lang inabandona ang Hotuan Village. Sa likod ng mga berding gulay at mga damo na bumabalot sa village na ito ay napakaraming nakakaintrigang kwento. Kaya naman, hindi na nakakagulat na ang isla ay naging isang hotspot para sa mga turista. Sa katunayan, dahil sa mga turista, kaya hindi nawawala ng tao sa isla na ito. Ang Hotuan Village ay naging isang tourist attraction dahil sa kalmado at magandang kalikasan sa isla na ito. Vintage Automobile Graveyard o tinatawag na Chatillon Car Graveyard. Ang traffic jam na ito ay na-stuck sa Belgium Forest mga 70 years na nakakalipas. Ang Chatillon Car Graveyard ay parang isang nakakatakot na tanawin na mayroong mga nakahilerang inabandonadong mga kotse sa kagubatan. Ang mga abandonadong sasakyan na ito ay tila ba napapalibutan na ng mga sanga ng punong kahoy at mga damo. Kung titignan natin maigi ang mga sasakyan na ito ay tila ba parang iniwan sila ng mga nagmamadaling may-ari ng sasakyan. At sa sobrang tagal nang naabandona ang mga sasakyan na ito, ay wala ka ng ibang makikita kundi ang kalawang at mga lumot na bumabalot sa mga sasakyan. Tila ba binawi na ng kalikasan?
Mula na maging viral ang mga larawan ng Shatilon Car Graveyard, ay maraming naintriga sa kung saan ba nanggaling ang mga sasakyan na ito at kung paano sila napunta sa kagubatan. Sa katunayan, ang totoong kwento sa likod ng mga inabandonang mga kotse ay nananatiling isang misteryo. Ang sabi ng iba, ang inabandonang sasakyan na ito ay pagmamay-ari ng mga sundalo ng USA. Ginamit ang mga sasakyan na ito noong kasagsagan ng World War II. At pagkatapos nga ng digmaan noong World War II, ay masayang naging impake ng kanilang mga gamit ang mga US Navy. Hanggang sa mapagtanto nila na hindi nila maiuwi ang kanilang mga sasakyan dahil sa mahal ang kanilang babayaran. Ang maliit na layon ng Shatilon ay tila perpektong lugar upang maitago ang kanilang mga sasakyan. Hanggang sa isang burol at nakatago sa puno, hindi sinasadyang iwanan ng mga sundalo ang kanilang mga sasakyan magpakailanman. Sa katunayan, may plano daw sila noon na bumalik sa Belgium para kunin ang kanilang mga sasakyan pag may Taffroom Angkor Wat. Ang Taffroom Angkor Wat ay matatagpuan sa timog kanluran ng East Mabon at silangan ng Angkor Thom sa bansang Cambodia. Maari itong mapuntahan sa pamamagitan ng pagpasok ng monumento mula sa kanluran. Ang Taffroom Angkor Wat ay mas peaceful at maganda daw sa madaling araw. Ito ay itinayo noong kalagitnaan ng 12th century hanggang sa simula ng 13th century. Ito ay pinatayo ng Haring Jayavarman VII bilang isang alay sa kanyang inang reyna. Ang Taffroom ay isang replika ng Bayon Style Art. Ang Taffroom ay isang undisputed capital of the Kingdom of the Trees. Ito ay hindi na ginalaw pa ng mga arkeologo maliban sa pag-clear ng isang landas para may madaanan ang mga bisita at ang pagpapalakas ng istruktura upang ma-maintain ang ganda ng abandonadong temple na ito. Dahil sa natural na estado nito, posibleng maranasan dito sa templong ito ang kamangha-manghang pakiramdam dahil sa ambience ng paligid. Sa bawat sulok ng taproom ay maari mo daw maranasan ang napakaromantikong aura. Ang mga puno ng igos, banyan at kapote ay kumakalat ang kanilang mga naglalakihang mga ugat sa mga bato, probing walls at terraces, habang magkakakabit ang kanilang mga sanga at dahon upang mabuo ang isang bubong sa mga istruktura. Ang taproom ay binubuo ng 3,140 na nayon, umabot sa 79,365 na katao ang nagtulong-tulong upang mabuo ang templong ito